Ayan. Sorry, tinanong kasi ako kung recording. And then once again, good morning. Good morning po sa ating lahat. We have 37 participants this morning. And today, we will talk about a very special lecture, especially the basic and advanced, no, para sa mga partners and members natin on building their own lineage. So alam nyo, sometimes ito yung pinaka hindi pinapansin ng mga beginning partners and members. But actually, it has a big impact in your business. Napakalaking apekto nung hindi po tama or maling pag-build ng lineage sa mga partners and members. So ito kasi hindi siya mararamdaman sa mga beginning stage. Okay, when you become sales master, hindi mo pa siya mararamdaman. Diamond master, dyan ka na mag-uumpisa, no, na makaramdam ng mali sa mga nangyari sa lineage natin, especially about judgment. Okay, kasi most of the time, ayon na rin po sa aking experience at sa aking mga partners, every time I ask them, bakit ganito yung lineage mo? Bakit ganito yung nangyari? So most of the time kasi, they base on their emotions when they register members. No, yung judgment, kung tawagin. Nag-register sila ng member, depende sa pangangailangan nila, hindi depende sa hinihingi ng system. So we need to guide them para at least sa umpisa pa lang, maitama na yung mga pagkakamali na pwedeng lumabas later on when they do Atomy business continuously. Okay, so sa atin, when we start Atomy business, ito sa mga partners po natin na tawag dito, business partners. Okay, syempre, we don't expect the customers to build their own lineage because they just want to buy products. So anyway, later on, when they decide to do the business, yan, pwede natin silang bigyan ng magandang information about registering members. Okay? Kasi ito, tandaan niyo po ito, ha. Kahit ilang beses niyo ulit-ulitin, kahit ilang beses niyo sabihin sa mga partners and members, specifically kahit sa mga leaders, sometimes darating yung pagkakataon na they will just follow their own instinct. They will just follow their own way, no? Kahit na alam nilang mali, so kailangan nilang subukan. Why? Okay, yun nga po, because of their judgment, sa judgment po kasi sila nag-base. Not on that Atomy system na requirements. Okay, so itong basic na ituturo natin sa inyo, okay, pwede nyo pang maisalba yung lineage na meron kayo ngayon kasi pwede pa namang ma-reset dyan later on kasi makikita nyo yung ano dyan, eh. Yung side effect nyan, makikita nyo later on pagkatapos ng 1 year after you register all of the partners. Kasi, no, kasi mapa-flash out yan, no? Magkakaroon ng telephone sign kasi sa Atomy, automatic po yan na 1 year, wala kang purchase, eh automatic po yan na terminate yung account. So, ang maganda, pwede pa naman yung i-register ulit. Okay? So, doon yung makikita later on yan, especially sa mga partners ngayon na maraming sanga-sanga. Okay? For example, okay, bigyan ko kayo ng one indication na may mali sa lineage ninyo. Okay? Hindi pa natin tinitingnan yung ako, hindi ko po nakikita lahat ng lineage ng partners. Maliban po sa aking mga business partners because I can open the lineage na nakakonekta po sa akin. But we can really tell, okay, ma-figure out natin agad-agad yan without looking into your lineage. No? Kahit ako, hindi ko tinitingnan yung lineage nyo, matuturuan ko kayo kung may mali sa lineage ninyo agad-agad. Okay? Example, you are alone doing Atomy business. Ibig sabihin po nun, mag-isa ka lang na nagre-recruit. Mag-isa ka lang na nagre-recruit. Okay? Ulitin ko, mag-isa ka lang na nagre-recruit, pero ang lineage mo, sanga-sanga. Meron po bang ganito dito ngayon? Yung mag-isa ka lang na nagre-recruit, take note, ha, you are only one who recruit members. Okay? Mag-isa ka lamang na nagre-recruit, pero ang itsura ng lineage mo, ganito. Meron po ba sa inyo na may ganitong sitwasyon ngayon? Okay? You don't need to answer. Bakit? Alam niyo po sa sarili niyo yan. Now, if you are alone doing this business, mag-isa ka lang, no, who recruits people, and the lineage that you have right now is like this, ibig sabihin na po may mali na dyan. Okay? Kahit na isang sanga lang dyan. Kahit na sabihin natin, eh sir, ito lang naman yung may sanga, eh, yung iba hindi. Mali. May mali na agad dyan. Why? Okay? I will tell you exactly kung ano mali dyan. Unang-una, mag-isa kang nagre-recruit. Paano nagkaroon ng member itong mga ito? Eh, hindi sila nagre-recruit. Okay? Bakit sila nagkaroon ng member kung hindi sila nagre-recruit? It means, yun na, yung sinasabi ko. Nag-base po kayo sa inyong
Yeah. Okay. Lumalabo. Diba? Ang labo talaga, diba? Malabo talaga. Kasi mag-isa ka lang tapos ang dami mong tsanga, malabo talaga yon. Okay? So, doon na makikita agad-agad na may there's something wrong already in your lineage. Kasi unang-una, ikaw lang nagre-recruit. Pero bakit yung mga partners mo mayroong left and right? Diba? So, sinong naglagay niyan? Alangan naman sila, hindi sila nagre-recruit. Ibig sabihin, you. Okay? Yun yung indication na nag-base ka na doon sa sarili mong way or sarili mong judgment. Okay? Ang indication naman kung bakit tayo naglalagay ng mga ganitong klaseng sitwasyon o nalalagay sa ganitong sitwasyon ay, okay, I will give you some other tips. Okay, ito, totoong-totoo ito. No? Kasi ako din mismo, aminin ko, pinagdaanan ko rin ko ito. Ikaw yan. Kasi nga naman, kung titignan, ang lineage na ganito, na diretso lang, eh mukhang boring. No? Mukhang walang pupuntahan. Yung bang walang future, ano ba yan? No? Eh paano kaya pag nakita ng sponsor ko yan? Baka pag sabihin ng sponsor ko, hindi ako nag-workout. Kasi ano ba yan? Dire-diretso. No? Usually ha, based sa mga nakakausap ko at sa akin mismo din no, nag-uumpisa ako, having this kind of linings, sometimes, nandyan yung judgment natin o yung instinct sa emotions natin. Okay? And, you know, it really looks boring no, pag titignan mo yung ganito. Okay? That's why, many members are doing something to make their feeling yung kanilang pakiramdam na maganda. That's why sometimes they do this. And 95% ng mga partners starting this business are doing this. Okay? Siguradong-sigurado po yan. Okay. Ngayon, ano ba yung indication bakit ginagawa po nila yan? Okay? Minsan, pinakamalaking kinalaman mo dito ay yung judgment na sinasabi ko kanina. Bakit? Meron kang isang customer. Saka gustuhan mong makapag-active ng group, no, makakuha ng active na group, ito kalimitan ginagawa, no, nagbabakasakali yung ibang mga partners. Saka gustuhan mo kasi, no, number one, judgment. Saka gustuhan mong magkaroon ng magandang group or mapa-active ang isang member, you are putting left and right partners. To encourage them na, oh ma'am, tinan mo, na meron ka ng left and right. Di ba? O di ba? So, ano na yung mga yan? Customers na yung mga yan. So, dadagdagan mo na lang para maging business partners, para magkaroon ka ng commission. Okay? Eh, sino ba to? Ito kasi, customer lang. Okay? This is just a customer. But you want this customer kasi lagi siyang buibili, no? Magaling siyang bumili, or dahil sa pakiramdam mo, eh magaling siya at magandang prospect. Para ma-encourage mo siya, binibigyan mo siya ng left and right partner. Okay? Bakit ko alam yan? Nangyari sa akin yan. Ginawa ko po yan. Naaminin ko, hindi po ako magmamalinis dito because we want to correct everything. No? Ginawa ko yan. I have one customer na laging bili ng bili at talagang very active siya to consume products of Atomy. Then I want this person dahil sa palagi ko, pag napa-active ko to, sigurado magiging malaki yung group ko kasi baka maraming kakilala to at baka marami din kakilala na gustong bumili. Anyway, totoo naman talaga yan, no? But that is not the way we make them active. Actually, the way we make them active is to educate them properly. No? To share something na ma-encourage talaga sila like some other tips when it comes to the product, showing them yung tinatawag natin na show the plan, what is the benefits of doing that to the business. We can encourage that by in that way, no, hindi yung bibigyan mo siya ng left and right para pag nakita niya matuwa. Baka matuwa kasi si partner pag ganito. And many mistakes na, ang daming mistakes na nangyayari when it comes to this, no? Ibibigay ko ngayon side effect na mangyayari pag ito po yung ginagawa natin. Okay? Ito po yung nangyayari din sa akin. So binigyan ko siya ng left and right considering na baka matuwa siya sa akin kung binigyan ko siya ng downline partners. But actually hindi siya nagre-recruit dahil malinaw na malinaw siya ay isang customer lamang. Okay? So, ulitin ko po ulit. Because of my judgment, and I want this person na parang mamotivate siya or something na matuwa, naglagay ako ng dalawang partners sa kanyang left and right. Eh, ang nangyari, hindi din siya natuwa. Okay? Kasi malinaw sa kanya na sinabi niya sa akin na I am just a customer. I don't have any intention to do this business. Okay? Nangyari sa akin to mga early stage. Kasi yun nga po eh, sa akin yung excitement na makabuo ng group. Kasi frustrated na rin po ako eh, bakit? Yung group ko, within 6 months, ganito ang itsura. When I start out of the business, I am doing this.
Lineage. Okay? O kung sa palagay nyo, nagsisinungaling ako, you can check my Lineage. Okay? Makikita nyo talaga doon, diretso, walang sanga. Okay? Kaya ko pong patunayan yan. Okay? Within 6 months of doing Atomy business, ang itsura ng Lineage ko, ganitong-ganito. Straight na straight. Uulitin ko, kung gusto nyo o gusto makita, dahil ayaw nyo maniwala, pwede kong ipakita. Okay? Anyway, red na silang lahat. Mangilan-ngilan lang yung mga naiwan dyan as a customer. Malalakas na customer. Okay? Yung isa nga dito eh, meron siyang 200 million PB. Pero customer lang siya. Sa isang leg niya, wala. Okay? Bakit? Inumpisahan ko siyang i-follow up pero hindi siya nag-workout. Customer lang talaga siya. Hanggang ngayon, customer pa rin siya. 5 years na ako sa Atomy, 5 years na rin siya, pero 5 years na siyang customer and she keep on buying product. So, hindi ko na siya pinilit na mag-business because ayaw niya. Okay? Kahit na pinakita ko na sa kanya na marami siyang PB, umabot na ngayon ng 200 million PB, ayaw niya talaga. So, normal lang po yan. Okay? So, ito, nung 6 months na naganito ako, doon ko na pag-isip-isip na parang boring talaga, no? Boring ng Lineage ko, wala akong kasama, every meeting, seminars. No, maliban doon sa isang leg ko, kasi sa isang leg ko, I have some partners doon, no? We have 3 key members doon, but in other leg, eh walang-wala talaga. Anyway, ito yung una kong titrabaho, first time. Yeah. Nag-umpisa ako sa isang leg. I spent 6 months and then I developed the other leg. That's why I accumulate all of the knowledge na napagdaanan ko at experience ko sa isang leg. That's why mas madali kong na-build yung kabila. So, this one. Putting members on the left and right of your partners na hindi naman talaga, or customers na hindi naman talaga willing, is a big mistake. Ang mangyayari kasi dyan, okay, sa Atomy, ang inihingi lang sa'yo is left and right group. Okay? Basic po yan. Sa lahat ng partners na nakikinig po ngayon, you only have left and right group. Kasi marami akong partners na nakakausap, naguguluhan sila. Sir, itong member na to, member ko pa ba yan? Di ba left and right yan? So member yan ni, left yan ng member ko. Right yan ni member ko, sir, pero nasa left ko siya. So right na siya ni member ko? No. Okay? Pag ikaw si sponsor, left and right ni partner mo, left mo lang. Okay? Mapa left or right ng partner mo under sa yung isang leg, lahat yan, left mo silang lahat. Okay? Kasi gusto kong linawin kasi maraming partners na gano'n. No? Naguguluhan sila pagdating dito sa mga itong bagay. Eh sir, eh right siya ni partner ko eh. So, ano sa akin yan? Okay? Malinaw, left mo siya. Lahat ng andito, left mo. Lahat ng andito, right mo. Kahit saan siya nakalagay sa partner mo. Si partner mo, left, right niya. Pero sa'yo, left mo. Okay? Kasi naguguluhan pa rin sila. Member ko pa rin ba yan? Okay? Ang Atomy ay mayroong unlimited level. Okay, mapa 1 million man yan, member mo pa rin yan. So kahit anong gawin nila, ay benefits pa rin para sa'yo. Nabalik tayo dito sa topic na to. Itong topic na to, ang minsan talaga o madalas na nagpapahirap sa mga business partners na hindi makaarangkada. Uulitin ko po, pagdating sa sales master position, hindi mo pa mararamdaman yan. Anyway, if they are both buying products, then it's okay. Why? In sales master position, you just need PB. Yun lang naman ang kailangan mo. You need PB, 2.5 million PB left and right para ma-promote. So, minsan hindi mo pa talaga mararamdaman yan. And, later on, pag nag-active na, okay, dito na mag-uumpisa yung problemang kakaharapin mo. Pag nag-active itong dalawang tao na to, sabihin natin si left and si right. Okay? Tandaan nyo ha, customer lang siya, naglagay ka ng isa sa left, naglagay ka ng isa sa right, nang hindi niya kakilala. Para lang makubin siya to do the business. Now, pag customer lang din, uulitin ko, wala pang problema. Pero pag nag-start na silang mag-active, dyan na lalabas yung mga kakaharapin mong problema. Bakit? You only have left and right group. And then this person suddenly wants to work it out. And same with this person. Ngayon, sinong tutulong dito? Ikaw, syempre, because ikaw ang nagpakilala dyan. Saan sila lalapit? Sa'yo. Syempre, dahil ikaw ang nagpakilala din dyan. Okay? Ngayon, if you try to talk to this person, like what happened to me, mas nagkaroon pa ng problema. Bakit? Because at the first place,
sinabi niya nang ayaw niyang gawin yung business. So hindi mo siya mapipilit na suportahan itong mga members na yan. At the same time, wala siyang enough knowledge to guide this two person. So sino may enough knowledge dyan to guide that two person is still you. So ilan na ang leg mo that time? Okay, you have first leg, second leg, third leg. Naging dalawa yung left mo. Diba? Supposed to be dapat, isa lang yan, isang left, isang right. E bakit? E nangihinayang kang pakawalan yung isa kasi big prospect. Nangihinayang kang pakawalan din yung isa kasi big prospect. So, ikaw ang mag-workout dito at mag-workout dito and then this person will earn commissions and incomes na kahit wala siyang ginagawa. Eh sir, baka naman pag kumita na siya, eh magtrabaho na siya. Yes, malaki yung probability na ganun na mangyari. But, 50-50 po yan. It's either she will choose to continue because naumpisahan mo na, and the same time, she chooses to stay inactive because kahit wala naman pala siya, kumikita pa rin siya. Why? Because of you helping these two person. Ang isa pang malaking problema dyan is, pag lumaki yung grupo na to, okay, pag lumaki yung grupo na yan, at dyan din naman nag-start na mag-active ito, magkakaroon ng side effect. Wala silang teamwork na mabubuo. Because at the first place, especially when those person figure out na sponsor pala nila yan, but she's not supporting and she's not helping them, eh, you know, this is network marketing and we use social relationship. Sometimes, nangyayari po yan. And it happens to me, really. Totoong-totoo po yan kasi nangyayari talaga sa akin yan. At isa pa, ang pinakadelikado dito, alam nyo, isa sa pinakadelikadong bagay na pwede mangyari sa Atomy system or sa Atomy group ay yung inexperienced sponsor who take over a big group. Yung sponsor o yung upline na walang experience at walang proper knowledge taking over, trying to take over the whole group. It will become a chaos. Napakalaking problema po niyan. Bakit? How this person will manage those partners na very active if she don't have enough experience? Magkakagulo lang po yan. So, bago dumating yung part na yan, dapat eh maayos na po natin by following the standard, no, na hinihingi ng Atomy system, which is straight left, straight right, straight right hanggang dumating yung active member na gagawa din ng kanyang sariling line. Okay? Kung talagang business partner siya, she will be the one who will make or build noong sarili niyang lineage. At kailangan ituro natin, okay, kasi ito, malaking side effect din to, napagdaanan ko din to, yung side effect ng asking your partner to build only one leg. Oh ma'am, meron ka ng isang leg dito, ako nang bahala dito. Eh, ang gagawin mo na lang, dito na lang. Alam nyo, delikado rin yan. Okay, later on, eh, babalikan ho natin yan. Natapusin lang ho natin itong part na to. So ito, no, ang nangyari kasi sa akin dito nung ginawa ko siya, ito very active. And then especially this one is very active. So dumating yung point na lumaki yung grupo ko, hindi ko na sila kayang i-handle because under this, no, sa baba po ni member na to, lumaki nang lumaki. No, may malaking group na diyan na nag-active. Ang dami na, no? Ang dami ko ng partners din dito. So probably na hindi na sapat yung oras ko para suportahan silang lahat. Eh wala akong ibang aasahan kasi hindi naman siya active. So ang ginawa ko, pinakiusapan ko siyang mabuti. Kasi sa leg na to, may mga lumabas ng mga sales master. Okay? Actually, may mga sales master. Tatlo ang sales master na lumabas dyan sa leg na to. So dito, nagkaroon naman ng malaking group under this. No? Eh kulang-kulang na lang, eh mag-challenge na lang sales master ito nandito. So ang ginawa ko, pinakiusapan ko siya. Ma'am, alam mo, laki na ng group mo. Pinakita ko sa kanya, ma'am, may commission ka na. Tinan mo ha, wala ka pang ginagawa, may commission ka na. Okay? So, oh talaga? Oh sige. Bumayag siya, napapayag ko siya na okay, I will do Atomy business. Atin ako palagi, kahit na tumulong muna ako sa pag-facial. Kasi dati, sa Baguio Cup Center, meron tayong facial room. So sabi ko sa kanya, okay ma'am, kasi hindi ko kayang i-facial lahat ng mukha ng mga invites ng mga partners mo. Diba? Kasi mag-isa ko lang, believe it or not, nalalaki kong tao, maybe around 5,000 plus na ang mukha na nahawakan ko since I starting Atomy business. Okay, araw-araw yan, mag-facial ako ng maabot ng, minsan pa sabay-sabay tatlo.
apat. Because I'm really the one who do may business, no? Mag-isa ko lang talaga, especially building. Eh, lalaki pa ako, no? Dumating pa ako sa point na minsan nag-aalangan yung ibang mga, lalo pag mga medyo bata-bata pa ng konti. Siyempre, alam, nahihiya din naman tayo pag ganun. Sometimes, very awkward. Eh, kailangan mong tiisin kasi that is your business. That is the way how you do the business, no? Kailangan mo talagang gawin yan. And na-experience ko talaga yan. No? Sulit na sulit sa akin yung facial room. And naitatadaan ko dati, I print a coupon. Na every time I go outside, binibigay ko yan, pinapamigay ko yan sa ibang tao. And yung accuracy naman yan, it's very, very good. Okay, so sabi ko, kahit taga-facial ka lang, ma'am. Taga-facial ka lang, ako na mag-explain kasi kailangan ko lang talaga ng kasama. Kasi kulang talaga yung dalawang kamay ko, kailangan ko ng maraming kamay when it comes to handling the group. Kasi syempre, sa facial pa lang, ubos yung oras mo. It takes an hour, no? Isipin mo, kung ganun karami, di ubos na ubos. So sabi ko, kahit mag-facial ka lang, ma'am, tuturuan kita. Pagkatapos mo yung facial, tsaka ako mag-explain yung training. Habang pinipacial mo yung iba, training ko yung nagpapatuyo naman ng kanilang mask. So ganun palagi ang ginawa ko. So okay naman siya. So far, okay naman. No? Naging at least a week, siguro siyang tumulong sa akin. But dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng leaders meeting at inintroduce ko siya sa mga leaders na ito. And doon nag-umpisa yung problema because sabi nila, oh, sponsor pala naman yan. Ibig sabihin, madami kang kinikita. Ay, syempre, nasaktan ito. Marami ka palang kinikita tapos hindi mo kami tinutulungan. Ay, syempre, human relationship, no? Ay, nasaktan siya. O, hindi kahit wala na. Kahit wala na. Kahit wala lang kong kitain. Bakit? Ano ba? Doon. No? Alam nyo na ang nangyari sa akin? Nawala itong group na to. Lahat yan nawala. Pati siya nawala. Yun yung kabayaran sa pagkakamaling nagawa ko. Okay? Might be, mas mag-survive yan later on, depende din sa inyo, but this one, I'm sharing with my own experience. Okay? So, anong problema doon? Because of judgment lang. Dahil pakiramdam mo lang kasi. No? Una, umpisa nga, sabi ko, eh, hindi nyo mararamdaman yung effect niyan. No? Na baka sakali ka lang, sir, baka sakali lang naman, pero hindi nyo na mababawi yung effect niyan. Okay? Alam nyo kahapon, okay, I stayed 2 hours outside yesterday. And guess what? Sinong kausap ko? This group. After 3 years. Because they don't really want to do Atomy business again because of what happened. After 3 years, we are talking. Yesterday, pinalaap ko sila. Alam mo, sakto-sakto pala. No? This is my topic today. And yesterday, I came in their place to talk about the Atomy business once again. And, you know, it's really nice. Na later on they will work it out again, but ito yung pinagbayaran ko because of my own judgment. Okay, isa pa sa mga rason, no, especially sa common no problems or common mistakes na ginagawa ng partners natin is putting family members in their group. Totoo yan. Why? Because sometimes leaders, when I ask them, especially when we do challenge, okay ma'am, paki-prepare yung lineage mo, and right, and you will be surprised when you check the lineage. So kailangan mga sponsors. When you manage the group, especially when it comes to lineage, very, very important that you check the lineage before you start the challenge because it has a big problem. Pag hindi nyo siya, hindi yung dahil wala kang tiwala sa key member mo, but sometimes they have mistakes na alam nilang tama pero mali sa system. And they will suffer a lot from this. Okay? One of the common mistakes ulit na nangyayari is putting your family members in your left and right group. And the worst thing is, putting left and right to your business partners and to your family members. Okay? Common mistakes ulit yan, no? Putting your family members in your lineage okay, is not a mistake. Hindi po yan mali. Okay? You can put your family members sa yung lineage. Tama po yan. But I suggest you put them in one leg. Kung family, family. Sama-sama yan. Okay? Kung friends, pwede mo siyang hatiin. Depende sa kakilala ng family. But family members, putting them in one leg is very, very important. Okay? I've seen a lot of partners na nilagay nila yung anak. Okay? Anak number one, anak number two sa left and right. Why? Okay? Because they want to support them. Lalo pag naintindihan nila na, so pwede ako maglagay ng TV dito. Okay, lagay ko yung anak ko dito, yung anak ko dito. And isa sa pinaka-mistakes din na nangyayari is you put
left and right to them. Especially if they are not working. Okay, ulitin ko. Pwede po ito kung si family member ay working with you in doing Atomy business. Nagkakaroon lang ng problema yan kung nilagyan mo sila ng left and right, pero hindi sila nag-work out. Dahil ang kagustuhan mo lang ay kumita yung anak mo. Eh marami akong connection, sir. Marami akong kakilala. So pag nilagay ko sa dito, baka pwedeng kumita rin yung anak ko. At the same time, kumikita ako. O, di na maximize namin yung income. Okay? Sounds good. But actually, big problem once again later on. Okay? Na kailangan natin iwasan. Especially, ulitin ko ha, kung hindi sila nag-work out. Okay lang yan kung yung family members is working out with you. Nagtatrabaho siya kasama mo. Gusto talaga niya, bukan sa kanyang kalooban, na ginagawa yung Atomy business. Pero dahil yung perception mo lang na dahil gusto mo lang kumita ito, eh, malaking bagay po yung pwedeng kapalit niyan later on. Okay? So, kailangan natin siyang iwasan. Okay, naiintindihan ko naman eh. Kahit naman ako eh. Diba? Kung family members ko, ba, eh, gusto ko rin kumita. Kung kikita ako, dapat kumita rin siya. But, ang pinag-uusapan kasi dito is the life of your partners and members also. We don't want them na sila yung dahilan, no? Yung palagatasan kung tinatawag natin. No? Ang maganda dito, you support people who are working with you. So yung family members mo, if she's still not working right now, then pass mo na yan. Okay? O, para sa akin, no? Example sa akin, how many times I convinced my family members to join me doing Atomy business? Even my brothers and sisters. Guess what? Until now, wala pa rin. No? They just love to use Atomy products. They just want to buy Atomy products. Until now, they're not working it out. So, no, I'm Star Master already and they can see me promoted. No, they can see me. They can see my card. They can see my income in Atomy business. But still, no, hindi talaga, we cannot please everyone. Kahit na family members mo yan. So what I do is, I work with my partners. Okay, kahit na family members ko sila, if they don't like it, then I work with my partners. Eh, ganun talaga yun. Because that is what Atomy system wants. You support people who are working with you. It doesn't matter kung pamilya mo siya o hindi mo siya pamilya. Why? No? Sometimes, malaking problema yan, especially po greediness na yung lumalabas. No? Because kailangan mo talagang gusto ko hakutin ng pamilya ko yung buong income. And then, sila, sige, lagi ko dito kasi malakas yan. Dito, malakas yan. You will work for us. Hindi po siya maganda. Okay? Because you need to support people who are working with you na talagang gustong-gusto ng Atomy business. Later on, pwede mo na silang suportahan pag sabihin natin, if you are Royal Master already, Crown Master, Imperial Master, okay. Then you can support your family members na, but until hindi pa nangyayari yan at they are not working, then you need to focus on your business partners. Those people who are really willing to work with you. Hindi dahil sa family members mo siya o dahil friend mo siya or best friend mo siya. Yung talagang willing magtrabaho. By doing that, mapapadali no, yung pag-angat o pag-improve ng iyong lineage o ng iyong grupo sa Atomy business. So, doing those things, no, very basic, kung titignan, parang yung lineage mo, parang walang malaking kinalaman. Sir, hindi naman yung lineage ang magpapapromote sa akin eh. Ang kailangan ko lang talaga, PB. No, kahit saan sila nakalagay, kung mag-PB sila, alam mo sir, magpapromote din naman ako eh. Well, tama din naman kayo. Okay, tama din naman kayo. Pero mapupromote lang kayo as a sales master. Kasi kalat-kalat yan. Okay? Isipin ninyo, to become a diamond master, you need two partners on the left and two partners on the right. Okay? Hindi lang diamond master yan, ha? Sharon Rose master. Star master, especially. Royal master, crown master, imperial master. Lineage is very, very important. Proper lineage is very, very important for you to have a smooth challenge. Okay? Yung experience ko, no, nagulat ako kasi nung nag-challenge, nung may challenge, I asked one key member to build the lineage, to draw the lineage. Nagulat ako. No, tinanong ko, sino to, ma'am? Anak ko, sir. Sino to? Anak ko din, sir. So, sino gagawa ng PB nila? Oh. Eh, kailangan 2.5, 2.5. Eh, yung anak mo nandyan sa lineage, pero hindi naman gagawa ng PB. So, sino gagawa ng PB? Di ba? Ikaw. O, di magre-reklamo ka, sir, hindi ko kaya, bakit? You don't have business partner, you have family members, which is they are not business partners. And ang ipapasalo mo, doon sa mga business partners mo, for your family members lang to earn. And that's not really good, no? Ang laking problema, no? You know what? Most of the members are doing that.
hirap na hirap silang mag-challenge. Why? They're expecting someone to do the PVs na hindi naman talaga mangyayari. And then, they will tell the sponsors, ang hirap. Bakit? Sa Lineage pa lang po, nag-umpisa na yung problema. Hindi pa nag-umpisa yung challenge. Sa Lineage pa lang, may problema na. Okay? So, kaya namin to sineshare sa inyo para lahat ng partners and members natin, di ba, mabigyan ng tamang paraan ng pagbuo ng kanilang sariling Lineage. Okay? Okay lang na ang itsura ng Lineage ninyo ay sanga-sanga kung lahat naman ng mga nagsanga dyan ay business partners. Okay? Wala namang masama. No? Walang masama sa pagkakaroon ng Lineage na ganito. Walang masama dyan. Okay? In fact, pag ganito ang Lineage mo, eh mataas yung probability na ma-promote ka ng mabilis. Kung lahat sila ay active. Okay? Kung ganyan ang itsura ng Lineage mo, pero lahat itong mga ito, okay, yung mga minarkahan ko dyan, ay active, aba, eh, magiging mabilis ang promotion mo. Okay? Kaya pag ganito ang Lineage ninyo, pero active lahat yan, pwedeng-pwede yan. Pero kung ganyan ang ganyan ang itsura ng Lineage mo, pero ikaw lang ang nag-work out, malaking problema na yan later on. Sayang, no? Libre ang maging member sa Atomy. Once na may nag-sign up sa inyo, ipinagkatiwala niya sa inyo ang kanyang mga impormasyon at pwedeng maging kapalaran sa Atomy. Huwag nyo silang paglaruan na ilagay lang kung saan-saan nyo trip. Okay? Atomy system or building Lineage has their own standard following the system of building your own Lineage. Itong tinuturo ko sa inyo, hindi base sa kagustuhan ko na gawin ninyo. Ito po ay base sa hinihinging sistema ng Atomy sa atin. Hindi ko din po ito trip-trip lang na hindi pwede ito dahil sa experience ko. No. Because since then, kahit hindi ko pa kilala ang Atomy, yung mga sponsors natin, ito na yung tinuturo sa kanila. At even the CEO. Okay? Mahihirapan ka sa ganitong sitwasyon kung ikaw lang ang nagtatrabaho pero ganito ang itsura. Magiging madali sa'yo kung ganito ang itsura ng Lineage mo at lahat yan nagtatrabaho. Okay. So sir, ano ba dapat ang itsura ng Lineage natin? Okay. Alam nyo, ang perfect Lineage ay hindi ganon. Alam nyo, ang perfect Lineage ay yung parang sapot na gagamba. Yung biglang-biglang may magsasanga dito, biglang-biglang may magsasanga dyan. No? Umpisahan mo sa sarili mo at yung left and right group mo, do it continuously until someone will become active and siya din ang gagawa ng kanyang left and right group. Diba? And then someone build their own left and right group. So you have left and right. This person of left and right, this person of left and right, and you are both responsible on that Lineage. Okay? Dahil ikaw ang gumagawa nito, kaya ang gagawin na lang nito ay ito. Ikaw ang gumagawa niyan, at ang gagawin na lang yan ay ito. Okay? Kasi may side effect din yan later on. Sounds really good dito sa mga partner na yan if you tell that. Why? Binary system ito, pero one leg na lang gagawin ko. Aba, I'm so lucky. Di ba? But later on, yung problema din, mapupunta rin sa'yo. May side effect din yan. Okay? So, teach your members to do both leg. Meron siyang left and right. Kasi pag dating ng challenge, itong taong ito, kailangan na mag-challenge, iwala ka, wala siyang kilala dito. Kung kayo ay member din, at sinasabi ng sponsor sa inyo na ganito ang gawin ninyo, huwag kayong magtiwala agad-agad. Kahit nasabihin ng sponsor niya yan, sa inyo yan, still. Okay? Kailangan mo mag-build ng connections dito. Kailangan nyo mag-build ng connection dyan at relationship with this partners. Very tempting kasi ito. And most of the common mistakes ng sponsor is doing that. I experienced that also. I convinced them just to make them feel good na okay, ako nang bahala sa isang leg at ikaw na lang sa isang leg. Eh, ikaw na sponsor, you know, aabot din sa limit yung kakayahan mo na hindi mo na kayang trabahuin. Then one day, you will ask this person, sir, ma'am, support mo naman dito. Ha, bakit mo ako pagsusuportin dyan? Pagkatapos kong palakihin yan, ang laki-laki na, sir, bakit walang kumikilos dito?
Wala tuloy akong komisyon. Lahat tuloy natatapon. Bakit? Ang laki ng group ko dito. Dito ang liit. Sabi mo, ikaw bahala dyan. Sino yung mga andyan? Muslik, yeah. Ito nag-uumpis ang pag-alit si sponsor. At cause of misunderstanding. Na dapat, alam nitong member na to, na sa umpisa pala, meron siyang left and right. So, wag na wag ho niyang gagawin. No? Kailangan, kahit na may malaking leg na dito, still, sabihin mo pa rin sa kanya na kailangan niyang tumulong dyan. Okay? Kasi may experience ako ganyan, especially pag mga challenge. Nung kinakausap ko na to, natumulong dito ba? Sabi mo, ikaw dyan. Nag-build ako dito ng malaki, laki-laki na. Tapos, patutulungin mo ako dyan? Diba? So, it will create misunderstanding. So, please, don't do that. Okay? Yung lineage, dapat ganyan. Magkakaroon lang ng sanga kung meron ng mag-active na magpa-participate to recruit partners and members. Kung wala, huwag niyong gagawin. Hayaan niyo lang na dire-diretso. Hayaan niyo lang na dire-diretso. Hanggang sa dumating yung tamang tao, nagagawa din ng kanyang other leg. O kanyang sariling group. At linawin niyo sa kanya na both leg ay responsible siya, pero nandyan ka para alalayan yung tao na yan. Okay? So, lagi niyo tatandaan, it might look boring, but that is how Atomy system works. Yun ang inihingi sa atin ng system. Okay? Huwag niyong paglaruan yung lineage po ninyo na depende lang sa inyong kagustuhan. Ang taong i-recruit ninyo, nakadepende mismo yung kanyang kapalaran kung saan niyo siya nilagay. Okay? Imagine, dahil sa paglalaro mo, nailagay mo yung maling tao, ay maling, nailagay mo siya sa maling sponsor, ay willing na willing mag-workout. Pero hindi ka rin makasupport. Bakit? Kasi ang dami mong sinusuportahan. O, di sayang. Eh kung nilagay mo siya sana sa tamang lineage, hindi natin alam, baka mauna pa sa iyong ma-promote yan. Diba? Sayang din, no? Yung future niya in doing Atomy business. So, wag na wag ho natin gagawin yan. Okay? Ang kailangan natin gawin, siguraduhin na tama yung sistema ang kinusunod natin, especially putting members in your lineage. Alam ko at naiintindihan kong napakahirap pong mag-invite, napakahirap pong mag-recruit. Kahit na sabihin natin free membership, sometimes nag-struggle pa rin kayo because of rejections. So imagine, ang tagal-tagal niyong niligawan, ang tagal-tagal niyong ni-recruit, pero nailagay niyo lang sa maling lineage. See? Diba? Sino magbabayad noon? Kayo. Okay? So, sundin lang natin kung ano hinihingi ng sistema. Later on, makikita niyo yung magandang epekto noong ginagawa ko natin. At it will make your job in Atomy easier. It's easy for them to support, no? Easy for them to manage. Okay? Example, ganito. O kung meron kang extra 300 KPV, nilagay mo dito because this is your main leg. O lahat sila, magkakaroon ng 300 KPV, aakit hanggang sa'yo. So you support all of your key members kasi ito, mga key members mo lahat yan. Eh kung kalat-kalat sila, anong gagawin natin dyan? Sayang, no? Ang mabibigyan mo lang, isang leg lang kasi yun lang ang kaya mong suportahan. Okay? Eh kung kaya mong suportahan lahat, why not? Pero mahirap po yan. Eh sa huli, ikaw rin po yung mahihirapan. Papahirapan mo lang ang iyong sarili. So ito, no, kailangan natin tandaan sa mga beginning partners and members, building your lineage, at least you have straight leg left and right. Huwag kayong magbase sa pakiramdam. Huwag kayong magbase sa hula o tsamba. Kung meron kayong mga prospects at may mga importanteng tao na alam nyong pwedeng malaki ang pwedeng ibigay sa grupo o yung idalihin na grupo, you consult with your sponsors. They know the proper way on how to build lineage. Kausapin yung sponsor ninyo. Kung hindi kayo sure, di ba? Kausapin nyo sila. Ask them for advice, you consult them, tawag dito, yung counseling na tinatawag, kasi open naman yan sa atin, no? Most of the common mistakes na nangyayari is, we don't want to hear something from our sponsor, so we do something that, no, based on our pag-iisip, and then later on, mahirapan tayo. So, ano pa rin ang sponsor yan, no? Sakop pa rin ang responsibility ng sponsor yan. So, pag may mga ganong sitwasyon, mas maganda pa rin na tanongin si sponsor. Pag hindi ka sure, ngayon hanggang sa matuto ka, later on, you will experience the same reaction from your partners and members. At least, ngayon pa lang, alam mo na kung anong gagawin at ano ang dapat isagot sa kanila. So, tatapusin na natin dito yung ating lecture because we don't have enough time already. Lagi niyong tatandaan, sa hirap
natin na mag-recruit, sa rehab natin mag-invite, kailangan mailagay natin yung mga tao na yan sa tamang lineage na kakalagyan mo nila. Para hindi po mapaliwala yung mga effort po natin. Minsan sinasabi ng tao na napakahirap gawin ang Atomy business, but actually, they are the one who make it very complicated for them. Just follow Atomy system, okay? Sasabihin ko sa inyo, the first time, it might be boring, but later on, you will discover na napakaganda pala nung pwedeng ibigay, especially for you in the future of doing Atomy business. So maraming salamat po.